Ay, hello po. Regarding nga pala din sa credit card utang ko, sa sobrang stress ko, nakarating ako ng Dubai. Ayan, oh. Nakarating ako ng Dubai dahil sa pag-iisip kung paano ako makakabayad. Nung pandemic, talagang sobrang tinde ng pinagdaanan ko na stress, depressed talagang lahat. Tapos yun nga, sa sobrang stress ko, eto, nasa Dubai na ako. Pero good news lang, ang nabayaran ko ng card, yung dalawa kong BDO, yung Citibank, yung HSBC, and yung Citibank, at saka yung BPI, and HSBC, tapos na ako ngayon, December. Nakakatuwa lang, kasi sobrang stress na pinagdaanan ko regarding sa credit card utang na yan. Napakadami kong demand letter, mga threat via text. Yan ang mga nakakapagpa-stress sa atin eh. Yung ipupush na daw yung kanilang mga kaso-kaso, kasampahan na daw na kaso. Ngayon, napag-isip-isip ko, sobrang pandemic. Ang dami kong nasayang na oras dahil sa pagpapaka-stress regarding sa credit card utang na yan na dapat pala hindi ko ginawa. Kaya kayo, huwag yung gawin, huwag kayong magpaka-stress. Mag-isip lang kayo kung paano nyo mababayaran. Tapos yung PNB na yan, uulitin ko. Kasi natawa ako sa kanila, yun nga, hindi pala sila basta-basta magdedemanda. Hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kasi iniingatan din nila na madala ang mga kliyente nila. Pag sila nagsampa ng kaso regarding sa credit card utang natin, liliit yung tendency nila kasi ang gusto lang din naman nila magkaroon sila ng mga kliyente. Kasi yan yung hanap buhay nila eh. Ang magkaroon ng maraming kliyente, so pagka meron silang maraming kliyente, maraming kukuha ng credit card. So, paano kung idedemanda nila? Halimbawa, ako, dinemanda ako ng PNB. Siyempre, ichichika ko yon. Pag ichinika ko yon, yung mga kaibigan ko, ay, wag tayo mag-PNB. Kasi, nagdedemanda pala yan sila. So, mag-iingat ka na. So, liliit yung marketing nila. Liliit yung sa kanila. Kukonti yung magiging kliyente nila. Kaya, yung mga natatakot regarding dito sa ating credit card, yung mga demanda, based lang sa experience ko dahil sinabi sa akin ng taga PNB, hindi sila basta-basta, hindi sila magdedemanda kasi nga, sa tingin daw ba natin, kapag dinemanda daw ako, may kukuha pa daw ba sa kanila ng credit card? So, tama nga naman. Kaya kung kayo ay natatakot dahil baka akala nyo idedemanda na kayo, huwag kayong magpaka-stress. Tapos, intayin nyo na lang na sila i-mag-alok ng mga payment agreement dahil kahit sa maliliit na halaga, papayag yan sila. Kahit matagal ang pagbabayad, papayag yan sila. Pero, dun sa BDO ko kasi, isang taon, eksakto, nagbabayad ako for installment. Tapos, nag-alok sila. Siguro nainip. Naiinip pala yan sila. Kasi ang liit nga naman ng hulog ko, 1,750 lang, kailan patapos ko. Pero hindi naman ako nagpapakasira, nagko-comply ako. Tapos nagbigay sila ng waive, maliit lang yung waive, pero pwede na, at least nakatapos na ako. Dalawang BDO ko, BDO Gold, tsaka BDO Installment Card. At least nakahinga-hinga na ako sa kanila. Kaya yung RCBC ko naman, yung nakabayanihan program ko, natapos ko na rin siya, ahuha ng Diyos. Pero active pa rin siya kasi yun talaga yung ano niya eh. Pagka natapos mo siyang bayaran, ma-active pa rin. Yung HSBC ko nga rin eh, tapos ko na siya ngayon. Sinusubukan kong ipa-cancel. Nag-email ako sa kanila since nandito nga ako sa Dubai. Sabi nila kailangan ko daw tumawag. Kaya mamaya susubukan kong tawagan yung international nilang landline kung pwede kong ipakat na. Tapos yung isa kong RCBC na card, yun, okay naman, updated na ako. Itinara ko na lang yung RCBC kong Gold, RCBC Classic, tsaka yung East West ko. Yung East West, ang nakakatuwa lang sa kanila kapag, kasi nandun yung insurance, kapag meron akong ipapa-installment, sobrang bilis. Sobrang bilis ng proseso ng pag-approve nila.
Nakakatuwa lang, oh. Sa sobrang stress, nakarating ako ng Dubai dahil dyan sa credit card utang na yan. Basta po lahat ng pananakot na napapagdaanan nyo sa ngayon, yung mga text, email, tawag, kasi lahat po yan napagdaanan ko na. Kumbaga lahat yan, naranasan ko. Yung hindi nakatulong sa akin kasi umistap ako eh. Nawalan ako ng gana sa buhay dahil sa pag-iisip dyan. Hindi siya maganda. Kaya ako, nagdasal lang ako ng desal, ganun din ang gawin niya, mag-pray lang kayo. Tignan niya, sa sobrang stress ko, nandito na ako ngayon sa Dubai. At awa ng Diyos, nakakapag-comply ako dun sa mga kailangan kong bayaran. At in right time, soon, matatapos ko lahat yan. Napakasarap lang sa feeling, syempre, kailangan nating bayaran yon, obligation pa rin naman natin. Pero kung wala talaga tayong pambayad, sa ngayon, lalo sa Pilipinas, sabi nila, ang mahal daw ng bilihin. Tapos yung iba nga, nagkakasakit na. Yun nga yung iniwasan ko noon, kasi yun, malapit na ako magkasakit, kaiisip. Hindi rin nakakatulong kung magpapakaisip tayo, magpapaka-stress tayo dahil dyan sa utang na yan. Hayaan na lang po natin. Tapos, kung paano ko hinarap yung mga demand letter na yan. Yung demand letter kasi pag dumadating sa akin, oo, nire-receive ko, pero hindi ko na siya binubuksan. Nung una, binubuksan ko. Tapos, ang nangyayari kasi pag binubuksan ko siya, binabasa ko. Takot ako. Hindi ako nakakapag-concentrate. Imbis na nakakapag-alaga ako ng mga anak ko, nakakapagtinda ako ng maayos, hindi ako nakakapaghanap buhay. Kasi yung isip ko, nakapokus, anong mangyayari sa akin, makukulong ba ako? Yung pala, hindi naman pala dapat tayo matakot. Kasi unang-una, hindi tayo makukulong. Hindi tayo makukulong sa utang natin sa credit card. As long as hindi tayo lumilipat ng bahay natin. Tsaka, alam naman yan nila, lalo kung lately ka lang naman nasira, nung pandemic ka lang nasira sa pagbabayad. Alam nila yung record natin. Kaya sila is mag-o-offer pa rin naman sila ng payment agreement sa mababang halaga, makatapos lang tayo. Basta laban lang po tayo sa mga may credit card na utang, kagaya ko. Stress na stress, 1 year mahigit, nakarating ng Dubai, das sobrang stress, nakakabayad naman po, awa ng Diyos. Yung aking PNB lang talaga ang ayokong i-comply hanggang ngayon, magdadalawang taon. Kasi gusto kong bigyan nila ako nga ng payment na amnesty ba? Bigyan nila ako ng amnesty. Kasi halos lahat ng bangko nagbigay na ng amnesty. Parang PNB na lang matigas. Yung may kapit na third party agent, ang tigas-tigas nila. Tsaka yun nga, mas maganda pag yung card natin is nasa third party agent na. Kasi ibinenta na ng mga bangko yan. Oo, sira ang credit score natin. Kumbaga mahirapan na daw tayo mangutang, okay lang yan, at least makaahon tayo sa utang. Binili pala yan ng third party agent sa mababang halaga, yung mga account natin. Kaya yung mga third party agent, pursigido na kontakin tayo para masingil tayo. Kasi ang laki ng kikitain nila kapag nasingil nila tayo. Kaya kung kayo ay tinetret at tinatakot ng mga nasa third party agent or collecting agency, huwag po kayong matakot. Kasi pag hindi yan sila, halimbawa, nasa isang third party agent, hindi nila tayo masingil, masasawa yan sila, ibebenta na naman sa ibang third party agent. Tapos yung RGS kasi para sa akin ilang account ko ang kinapitan nila, ilang bangko, okay naman kasi maganda sila makipag-usap, maganda sila magbigay ng offer. Tapos yun nga, kung halimbawang isabihan tayo ng idedemanda tayo, o sige, humarap na lang po ako sa korte, makita na lang po tayo. Tapos yung mga resibo nyo po, hanggat maaari kada bayad nyo is isave nyo. Para in case na magharap kayo sa korte, meron kayo na ipapakita sa kanila na resibo na talaga naman nagbabayad kayo. Tapos kapag nasa korte na po kayo at sinabi po na ang utang nyo is 1 million, hingin nyo yung breakdown kung bakit naging 1 million. Simula sa una, kung bakit naging 1 million yung naging utang nyo. Kasi hindi na nila maipoprovide yung statement of account or breakdown ng ating utang. Kasi nasa third party agent na, hindi na pinaprovide ng banko. Yun lang po, huwag tayong matakot, laban lang tayo. Kasi ang mga third party agent, yan ang gagawin niya nila, i-stressin tayo. Alam nila kasi na kapag i-stress na tayo, gagawa na tayo ng paraan para bayaran sila. Minsan nga, yun na lang yung pera natin. Ibabayad pa natin sa kanila.
para lang, ayan, nagbayad po ako. Tuwan-tuwa naman yan sila eh. Kahit magkano lang ibayad natin. Kaya wag po tayong matakot. Tapos na ako dyan. Nakaraos na ako sa yung mga stress-stress na yan. Okay na ako. Inaral ko siya. Ngayon ako nagsisi. Bakit ako nagpaka-stress sa regarding sa credit card utang na dapat hindi naman pala ako nagpaka-stress. Kumbaga, pag hindi kayang bayaran, hindi talaga kayang bayaran. Ano namang magagawa? Pero hanggat maaari, pag kaya na natin, magbayad lang tayo. Pero kung hindi pa kaya sa ngayon, huwag natin pilitin. Kasi sabi, may nabasa ko after 5 years, burado na daw yung record. Yun nga lang, syempre, sira na tayo sa lahat ng mga pwedeng mga utangan or mga loan. Ako wala na akong plano. Ayoko na. Sobrang dalandala na ako. Yun lang po. Thank you. Huwag po tayo paka-stress.